1 Kings 19, he set out to follow Elijah and became a tendant. Dito pinakita kung gaano naging ka-dedicated si Elijah sa pagpalo kay Elijah. Ito yung naging dedicated siya. At natutuwa ako kung gaano ka-dedicated ang ating mga leader. Kung magyuman, umulan, umaraw, ang mga leaders natin ngayon sumusugod sa mga cellphone, ganun sila kainit kahit walang bagay na kapalit. Sabi nga dito, God expects everyone of us to serve by serving others. He calls us to serve without recognition. Minsan ito yung mga tao, minsan gumagawa lang pag nare-recognize sila. Minsan gumagawa lang pag napapansin sila. Pero ito yung mga tao ito, itong mga leaders na ito, ito yung isang bagay na hinangako. Kahit hindi mo sila napapansin, nandyan sila patuloy na umaabot. Ngayon, nasa ilan na conservo natin yan? 42. Nasa 41 na tayo. Ganyan ka-dedicated yung mga yan na hindi, walang hinahanap na recognition kundi ginagawa nilang bukal sa puso nila out of their commitment and passion. So ito yung dinadala ng Diyos sa bawat isa atin na patuloy tayo umabot. Umabot ng ating kapwa. Nasa last days na tayo. Ito yung panahon na kung saan kailangan huwag natin sarilinin yung joy. Meron tayo kung ano yung ang meron sa atin dapat may bahagi din naman natin. Ang sabi nito, to be dedicated to our calling in the ministry, we are engaged means that we put time and effort into whatever is that God has called us to do. Kailangan gawin natin. Ang sukatan po ng success ay hindi po nababatay kung gaano kaganda din ang drive sakyan. Kung gaano kalaki ang sinasweldo niyo, kung gaano kalaki ang bahay niyo. Ang success ay ang basihan kung paano nyo in-accomplish yung vision na nilagay ng Diyos sa puso ninyo. Kung paano nyo ito ginawa. Ito yung success na may pwede nating masabing tagumpay. Kung paano nilagay ng Diyos yung vision na sa inyo at paano nyo ito in-accomplish. Maari sa atin yung vision na nilagay sa atin ng Diyos, maari vision pa rin hanggang ngayon. Pero tandaan natin, it will come to pass. It will happen. Pero it's up to us para mangyari ito. Sabi nga, lack of dedication is the curse of the modern church. Ito yung lack of dedication, yung walang dedikasyon, yung wala tayong yung mga bagay na hindi dating ginagawa ng bukas sa puso natin. Too often, we offer God what is left of our time and our talents and hope He accept them and noble sacrifice. Kadalasan ganun, inaanabi, tira-tira natin. Kay ministry ko, no excuses. Yung sinabi nila sa akin, mag-quit ka sa trabaho mo at umuwi ka sa Pilipinas. Hindi ako nag-excuse na isang taon na lang, Lord. Pwede na ako abate. Pwede ko na mabate yung libreng medical, retirement, lahat. Ang sarap ng buhay ko, hindi ako nag-excuse sa Lord. The next day, sabi ko, Lord, mag-quit ako. Sa totoo lang po, sa airport na po ako nag-sign na resignation dahil kinabukasan, nag-fly na po ako ng Pilipinas at ang boss ko pa pumunta sa airport para signan ko yung resignation ko. Dahil ayoko bigay yung tira-tira sa Lord. Ayoko bigay kung ano yung leftover natin. Ayoko bigay kung kailangan retirable. Lord, retirable na ako. Pwede na ako maglipon sa inyo na hindi na tayo makalakad. Wala na tayong lakas. Pero binibigay ko yung pinaka the best time ko, the best year ko, yung pinaka effective. Kung saan effective ako, yung binibigay ko sa ating Panginoon. At doon naman sinubok ng Lord ang kakayanan niya. For one whole year na wala akong trabaho. At ganun din ginawa. 10 minutes nag-quit din sa trabaho ko. One year, hindi siya nagpabaya. Hindi siya nagpabaya sa amin at hindi nagkulang. For one whole year, nag-uumapaw ang hapagkainan namin. Kaya nga alam ko, sinachallenge yung mga nandito eh. Kung gusto niyo talaga maranasan at makita, pumunta kayo ng Linggo ng hapon sa gabi at makikita niyo yung kinakain namin, hindi lang basta pagkain, masasarap. Last Sunday, dalawang region na nasa kapagkainan namin. Ganun, magpala ang Diyos. Kaya tayo naging obedient na. Minsan mahirap paniwalaan, sabihin natin napaka-over-exaggerated naman ni Pastor. Totoo. Over-exaggerated din. Magpala ang Diyos. Amen. Minsan akala ni Mrs. Napaka-over-exaggerated ang magkwento. May pusa, tatalo, may kasama ng isa. Oo, totoo talaga nangyayari. Gusto mong patunayan. Para gusto mong mag-pickin sa tabahal, patunayan ng Lord na hindi over-exaggerated din. Sabi ko, mag-pray tayo. Kung tinutugon ng Lord, yung mga panalangin natin sa Diyos, mga masyari, pangangailangan natin. Pagkatali pa kami natatapos mag-pray, nag-amen, nagpa-pout na doon sa Facebook, sa ano namin, sa laptop, Pastor, may nag-chat sa amin, nagme-message Pastor namin, umalis ako, yakaw na iyak, punta ako sa banyo, pinakita yung mukha nyo, at ang sabi, pumunta na kayo sa Western Union, yung training ko, pero pinadala ko sa inyo.
harap-harapan niya at pinakita sa kanya kung gaano provide ang Lord at napakalaki. At yung foundation day namin, wala kami pang pakain. Ang laki ng kongregasyon na tayo, punong-puno ito noon. Lord! Pero pinakita na naman sa kanya, mayroon naman at sa high-tech na talaga siya. High-tech na rin, hindi na po sa akin nagamit, tapos ang pananggaling yun eh. High-tech na rin, nagpapaw na naman. At may nagpadala para tugunan yung pinakinain natin ng foundation day. May ginamit po ang Diyos, bakit tayo kumain yung masarap ng foundation day na yun. Ganun po, gumawa ang ating Panginoon. Kaya dito, hindi ako kaya subukan ng Lord. Lord, hindi mo kaya subukan. Lahat ng bagay na binigay mo ay kaya mo ibalik sa'yo. Dahil alam ko. Kaya sabi nga Lord, ngayon yung papa ako, pagdududahan. Nung maliit ka, pinubay ka pang ngailangan mo, ngayon pa, malaki ka na. At nakita ko nga, ganun niya, totoo at tapat ang bawat pangako ng ating Panginoon. At kung sino na sa inyo dumataan sa matitinding pagsubok, tandaan nyo, kaya patagin ng ating Panginoon gaano man kataas ang butok na inaharap nyo ngayon. Kaya patagin ng ating Panginoon siya. Nititingnan nyo, ulit. Kasi Pastor, ganito, lagi inuulit. Pastor, ganito muna ko para wala nang katapusan. Yung time na umalis ako, tinawag ko naman, kinalimutan ko na yung utang ko. Eh, nung time na yun, siyempre, dami kong luho. Panay-cash-cash ako na yun. Hindi cash, yung gamit ko, cash-cash. Dahil credit card, puro cash-cash ng cash-cash. Next thing you know, kalakang 5 million na pala utang ko. Pero alam niyo, tinawag ko ng Lord, mahala ka Lord, patagin niyo yung lahat ng bagay kung tinawag niyo ako. Nung time na kumukuha ko ng attorney po, bankruptcy, eh, huwag na, magbabayad ka pa, alam mo nangyari, hindi ko alam paano nangyari, na wala lahat ng utang mo, nadilig. Hindi ko alam kung paano nangyari. Alam ko, ito'y gawa ng Panginoon. Kung tayo tinawag, kasama yung provision sa atin. Kung tayo tunay na tinawag ng Diyos. Kasi sabi ko sa mga magulang ko, huwag niyo problemahin. Dahil ako'y tunay na tinawag, pati provision kasama. Pinagag na ang Lord, pati pangangailangan ay tinugunan ng ating Panginoon. So ganun ang nais ng Diyos sa atin. Mag-build yung tunay na commitment sa atin. We believe that God is calling this church to do some very special and unique things in this community. Sabi rito, the ministry and effectiveness of this church will not be built around faith servants. It will be built around men and women who are sold out to God and serving others. Hindi na po po ang simbahan natin sa mga felduhang pastor. Dahil unang-unang kami po walang sweldo. May nagtanong sa akin minsan, na-invite yung mag-guest speaker sa atin. Pastor, magkano po sinusweldo nyo sa mga leaders nyo? Sabi ko, commitment lang po yan. Ha? Kalokohan na yung pastor, wala nang ganun ngayon. Pero ang totoo po, commitment lang po yung mga dinala ng Lord dito sa lugar ng Brethren of Christ. Pati pastor nila, wala pong bayad. Ito po yung out of compassion sa mga tao nais na makarinig ng salita ng Diyos. At itong mga tao ito, mga leader na ito na walang sweldo, bumagyo, umaraw, ay nagdodoon, lagi sumusugod, kahit napapasa na ulan, kahit punong-puno, kasi Papa of Christ is great, ay nagdodoon nila sumisigod, para mag-isipista nyo na hindi sila dumayo sa mga lugar na yon. Ganon sila ka-committed na walang bayad. Totoo, wala po silang bayad. Wala po mga sweldo mga pastor dito. Naakala nilang Brethren of Christ, ang laki ng sweldo. Ngayon, nabisto ko na. May mga guest tayo, alaman na yun. Wala pa lang mga sweldo mga pastor dito. Dinadaan na lang po namin sa formal itsura. Pero totoo po, ang Diyos po napapasweldo sa amin. Grabe pong pagpapala ng ating Panginoon. Kaya ito po ginagawa ng Diyos sa atin. At kahit tanongin niyo po ang mga leaders, saludo po ko sa mga leaders natin. Lalo po ngayon, sila pong lahat ay nag-aapoy. Hindi kaya hadlangan ni bagyo. Pati nga yung November 1, Pastor, magsiselyo po kami. Ha? Araw naman tayo, para walang dahilan sa kanila para hindi umayo. Ngayon, ang problema po sa church na ngayon, napakadali pumasok, napakahirap lumabas. Ang sabing bigas po namin, context na ngayon. Ang ganun po tumipat ang church natin ngayon dahil sobrang dami ang nais magpagamit sa Diyos. At pagandang po problema yun. So ito ang nais ng Diyos, makita yung commitment natin. Ito yung nais ng Diyos. There are incredible amount of ministry that need to be done, but I want to be honest with you. Na marami pang mga ministry. Pero nais ko mangyari sa bawat ministry ko, hindi lang din ang natin magagampanan ng tama, ay huwag na rin natin gawin. Maliit man o malaki, ang nais ng Diyos ay gawin natin ang buong tapat, gawin natin ang buong kakayanan, ibigay natin pinaka-the best natin sa Diyos, na hindi lang po okay, sinipit lang naman yan, kahit ano nalang. Kaya tayo, alam yung ginagawa natin, nagsasama-sama tayo tuwing Linggo para bago tayo pumunta doon sa lugar, ay handa na sila.
Minsan nga sabi natin,